Okay. Andito tayo ngayon sa intro muna. Ito naman is 185. And ayun, at medyo mahaba na naman tong pag-uusap natin. At sa tingin ko is magkakaroon na naman tayo ng part 2. Ito, kung napapanood nyo, is part 1. Daming sapatos eh. Kasi anin ko pa yung mga pambabae na sapatos. Alam nyo naman dito, pag mga panlalaki na sapatos, nandito lahat. At ang dami talaga. Kaya iniisa-isa ko. Doon tayo tumatagal. Kaya ganun, hinahati ko na lang. Ginagawa ko na lang part 2 para hindi sayang yung oras. Okay, continue tayo dito sa Vans na off-white. Size 8.5 siya. Then ang price niya ay 1.8. Okay. At ayun, pasensya na kayo. Medyo nahihinto ako. Kasi nga sa kadahilanan na bila ko sinusumpo yung sipon ko. Kasi nga may allergy ako na sa alikabok. Siguro, ayan, naamoy ko yung mga sapatos dito is may mga alikabok. Doon kasi ako allergic. So yun, pinaalam ko lang sa inyo. Kaya, well, kanina pa ako bahing ng bahing dito kaya umihinto-minto muna ako. Pero yet, continue tayo dito. Uy, mag-focus ka. Eto naman, may Reebok dito. Parang siya yung style ng Yeezy, pero hindi siya Yeezy ah. Size 10 siya, then ang price is 2,200. And dito pa, may Reebok pa rin dito. Size 9 siya. Then ang price is 2,200 din. Ayan. Eh, kung gusto niya naman ng mga talagang pang-casual na pormahan, eto, MNS. Sigat na brand to. And nagkakalaga to ng 1,800. Ayan, sa mga mahilig sa mga ganitong sapatos. Ayan siya. And dito sa baba naman, may Reebok Instapump. Size 10 siya, then ang price is 2,200. Oh, we have another one. New Balance 574. Size 8 siya, then ang price niya is 1,800. Bira lang tayo makita ng 1,800 ah. Karamihan ng mga presyo dito is mga 2,200 talaga. Oo nga pala, hindi ko pa napapakita sa inyo itong sapatos na Lunar Glide. Lunar Glide 8. Size 8 siya, then ang price niya is 2,200. Okay, dito ulit tayo. Dito na tayo sa last side ng mga panlalaki ng sapatos. Then, poproceed na tayo doon sa mga panlalaki or pambabae ng sapatos na. And dito, may napapansin pa rin ako rito ng mga solid na sapatos. Mga iba rito is may mga ano na nakalagay na small size na. Kaya ganun. And itong sapatos na kanino patitingnan tong Nike Air Max 1 ito. At most, ano siya, sinerge ko na siya. And sa tingin ko, legit siya. Kuwang-kuwa. At nakita ko yung mga forma ng mga sapatos. Kuwang-kuwa niya. Ano kasi? 2,200 kasi kaya nagdadalong isip pa ako. Okay, continue tayo dito sa Nike Air Max 1. Ito, big size to. Size 10.5 siya, then ang price niya is 2,200. Dito naman may Adidas Stan Smith, kaso small size lang siya at babae siya, size 7. Then ang price niya is 1,800. Ito, isa pang ano, uy, Converse na low cut na all white siya, size 10. Then ang price niya is 2,200. Ito, sa mga nagsasabi sa akin dyan, pakita ko yung LeBron. Ito, may nakita na tayong LeBron dito. Size 10 siya, then ang price niya is 2,200. Dito naman sa taas, may Nike Air Force 1. Parang siya yung midsole niya, parang Galaxy. May konting kalitan lang, size 7, then ang price niya is 1,800. Dito naman sa taas, may Reebok Pure Light. And may konting kadumihan lang to sapatos. Size 9 siya, then ang price niya is 1,800. Dito may Kyrie Irving. Oh. Size 9 siya, then ang price niya is 2,200. Dito naman, hindi rin mawalan dito. May isa pa tayong New Balance. Kaso ang problema, wala siyang insole. New Balance 996 pala to. Size 9 siya. At kaso ang problema, ayan siya. Pero dikit na lang. Madali naman solution niyan eh. At ang price niya is 1,800. Ayan siya. May
isa pa rito ng ano, Converse All-Star. Oh, ayan. Size 8.5 siya. Then nagkakalaga to ng 2,200 din. Alright, tapos ko na ipakita sa inyo yung mga solid na sapatos ng mga pandalaki niya. And dito naman tayo sa kabila. Ang dami rin solid dito ng mga kamabay na sapatos. Ayan siya. Andito may mga Reebok Mustafa, natatanong niyo naman. Dito pa rin may mga pang Timberland. And syempre, hindi rin mga nandito ng pang hiking. Sa mga hiker dyan, oh, may mga pang hiking shoes din dito. Pero hindi naman padami, konti lang naman. Tara na, say-say na natin yung mga pambabae na ito. Siguro ito, part ko na to kung napapanood nyo. Ayan, pag masdan nyo mabuti, lahat ng mga sapatos dito, ng mga pang-girls, and dito sa baba, ayan, may mga sandals din. Pero bago muna yan, dito muna tayo magsisumala. Meron dito pants na checkerboard. Checkerboard ba to? Oh, tama. And dito may mga Adidas Stan Smith din, di rin mawawalan. And umpisahan natin dito. Size 4 and up siya. Then ang price niya is yun, 980 pesos. Ito naman, syempre, dami rin ditong Adidas Superstar. Ito naman, size 5 and up siya. Then ang price niya is 980 pesos din. Dito naman, kung may Adidas Superstar, may Adidas Stan Smith naman. Size 5 and up, 980 pesos. Ayan, oops. Oy. Nike Cortez. Size 5 siya, then ang price niya is 980 pesos. Di pala Vans to. Aloko na naman tayo. Ito ang Vans na pamabae. Size 4 siya, and the price is, di ko makita na naman. Pero kayo na bahala. Siguro mga nasa 980 rin to, pero hindi ako sigurado. Okay, tapos na tayo dyan. Bye-bye sa inyo. Dito naman tayo. And dito, may Adidas NMD. Size 7.5. Then ang price is 980 pesos. Uy. Akala ko ano, Supreme. Hindi pala. Tingnan nyo. Dito naman may New Balance. New Balance 996. Size 5 siya. Then ang price is 980 pesos also. Dito naman may Reebok Fury Light, size 5.5, 980 pesos. Dito naman may New Balance again, size 6.5 siya. At ang price niya, nasaan yung price nito? Nawawala. Hindi ko alam. And dito naman, uy, ito, Adidas na high cut. Size 6 siya, then ang price niya is 980 pesos. Ayan. Oh, ito pa, New Balance, size 6. And 880 pesos siya. And dito naman sa taas, may isa pa tayong nakitang Adidas again na high cut. Focus ka. Yun. Size 8 siya, then ang price niya is 980 pesos. Ito girls, baka gusto niyo na ito. Itong Nike Air Max. Size 6Y siya. Then ang price niya is 880 pesos. And Nike Air Orache, size 7.5. At ang price niya, nasaan yung price niya? Nasaan? Wala na naman. Well, basta yan, alam nyo naman, ang napapansin ko rito, mga presyo pa lang is 980 and 880. Ito ba, may naghanap sa inyo na itong at Nike, size 6. Then, ang price niya, nasaan yung price? Wala na naman. Basta yan. Ang mahalaga, maalam natin yung size, pero yung presyo, alam nyo na yan. Iisa lang yung mga presyo rito. Ito naman, Onitsuka Tiger. Size 5 siya. And nagkakalaga ito ng 980 pesos. Ito pa, isa pang Adidas oh. Size 5 and up din siya. Ay na, wala na naman yung price niya. Pero sa mga presyo niya, mga 980 pesos or 880 pesos. Basta yung mga ganang presyo na napapansin ko rito sa mga pambabae. Uy. Bilang ako nakita itong ganda na itong Reebok na ito. Size 7 siya. Then ang price niya is 980 pesos. Ayan. Ito girls, pampatangkad. Reebok Instapump. Oh. Size 5 siya. At ayun, wala na naman yung price dito na nakalagay.
Pero alam niyo naman, matik na yung mga presyo rito, mga 980 pesos and 880 pesos pa lang napapansin ko. Ulit-ulit naman tayo para matandaan niyo. Para matandaan niyo ito na tong sapatos na to. And okay, tapos ko na ipakita sa inyo rito yung mga pambabae na sapatos nga. At ayan, mga suod dito mga sapatos ng mga babae at lalong-lalo na sa mga panlalaki na sapatos. Hindi ko alam kung kukunin ko talaga yung Nike Air Max na Nike Air Max 1, yung ano na yun. Ayun, ako natutukso na naman ako. Pero ano kasi, hindi ako kasi bumili ng ano, parang bumili ka na ng bago pag ganong presyo. Pero try natin, why not, diba? And sa tingin ko legit talaga yung sapatos na yun. Kasi sa UAE yan, bihira lang tayo makita ng Nike Air Force. Nike Air Max 1 pala. Ito talaga yun, natutukso talaga ako rito yun. Ha? Bakit ganun ka, ha? 2,200 kasi. And kaya naman natin bilhin, kaso ang hinayang lang ako kasi ang mahal talaga. And kahit hindi ko naman kunin ito, may kukuha naman ito. May kukuha rin yan kasi napakaganda. And talagang wala pang gaanong issue. Konti lang, ito may onting angat lang. Ayan lang yung problema niya. So yun. Okay, labas na tayo dito sa store nila. Talaga natutukso talaga ako sa sapatos na yung Air Max 1 na kung ang unit na pangalan nun is Atmos X. Ayun, yung brand name niya. Napakaganda yung sapatos na yun. Pero ngunit, di ako bibili ng ganun kamahal. Bibili lang natin kasi nga, yun sinasabi lagi ni Paolo, sa 1,000 piso, pababa nga. Kaya ganun, kaya di talaga bibili pag ganyang mahal talaga para bumili ako ng brand nyo. Muli, marami salamat. Umahambo na naman. Woo! At di ko alam, baka umigot pa tayo. Kasi nga, gusto ko makabili nga eh. Baka mag-intramuros tayo or Cubao na lang. So muli, marami salamat. Dito lang yan sa may sa Muñoz. Ito si Martin Chongson na nagsasabing harapin ang liwanag, taliguran ng anino. Maayo kayo at magpakarami. God bless.